So meron tayong pasyente dito mga kaibigan, no? Intel Pentium lumang Neo laptop. Yes. And yeah, natanggal na rin ang mga keyboard and owned ito by sound system operators, no? At bigla na lang daw magwa-white yung screen niya pa konti-konti, mga kaibigan. And this is for the beginners din, sa mga kapwa na, sa mga viewers natin mga kaibigan, no? Ito yung pinakamadaling paraan din para ma-check niyo kung LCD ba yung problema ng inyong mga laptop. Well, pagdating kasi sa LCD problem, either walang display talaga or pwede rin namang nag-flicker-flicker or pwede rin namang katulad ng pasyente na meron sa atin ngayon. Okay? So, try nating buksan 'to. Isang tip lang yung sasabihin ko dito mga kaibigan, pinakamadaling paraan, that is to use an external monitor or pwede nyong i-connect sa TV via HDMI or VGA or karaniwan naman, no? Para sa mga TV, HDMI talaga. So, papansinin natin to, ang problema ng laptop. Yan, magsisimula siya dito sa gilid. Oh, yan, nagsisimula na siya mga kaibigan. Mag-white screen siya, mag-i-stick, then biglang mag-white screen. So, dito, possible na dalawang issues yan, mga kaibigan. Either the LCD itself, or pwede rin namang yung flex cable. Yung flex cable is yung connected from the motherboard to your LCD na cable, mga kaibigan. Okay? So, ito, nag-stick na lang siya na ganyan. Ngayon, pinakamadaling paraan para i-test natin, i-connect ninyo to sa TV, or sa kahit na anong external monitor na meron kayo. Katulad nito, wala na. Nagta-turn white na yung LCD niya, mga kaibigan. Nagsimula sa gilid. Hanggang sa maging white na lang yan, nag-stick na rin siya. Ngayon, i-check natin to. Gagamitin ko ay external monitor and VGA cable. Alright? Para mas makita natin kung LCD na nga ba talaga ang problema. Ganito na lang yung itsura ng kanyang screen. White na. Hanggang sa maging white na lang lahat yan, mga kaibigan. So again, dito is pinaka-basic lang, no? Para mag-check ninyo, for example, kung okay ang display niya sa external monitor. Pwede ang problema dyan mga kaibigan is the LCD itself. Dito sa issue natin ngayon, meron na rin siyang different mga colors, bar lines, no? At meron na rin daw katagalan yung LCD ni client. So, given na nga na pwedeng LCD na yung problema dito. Okay, so nag-blink, that means magdi-display siya dyan. Alright. So, okay naman dito mga kaibigan, ang display niya. Ayan. Okay siya. That means, ang problema dito mga kaibigan, is the LCD. Pabalik-balik na lang din na ganyan mga kaibigan. Meron ng white sa gilid, and yung spots, meron na rin flicker yan. Isang patunay na sa LCD na nga talaga ang problema nito. But then again, sa mga ganitong issue mga kaibigan, nakatulad ng nasabi ko kanina, pwede rin na i-consider ang flex cable ng inyong laptop. Para matest naman kung flex cable ang problem is, pwede kayong gumamit ng extra na LCD mga kaibigan, no? For example, meron kayong spare na LCD na working naman, sinalpak nyo dito at wala pa rin siya, ganito pa rin yung kanyang display or mas marami yung flicker, possible na sa flex cable yung problema kapag kaganon mga kaibigan. Pero in terms of common na pag-test natin sa mga LCDs kung ito ba ang sira is kapag ka merong display yung ating computer, no, sa external monitor na gamit natin. Okay, dito given na LCD na yan kasi meron na rin mga tama. Dalawa lang yan mga kaibigan, either the flex cable or the LCD. Pero ito yung pinaka-common na pag-test natin. Paggamit ng external monitor or TV pwede rin. Yan. So hanggang dito lang muna yung tip natin. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe.